Tunay nga na hindi nayaan ng Lord na hindi po tayo kami maka-attend. At sa totoo lang po, ito talaga ang desire ng puso ko. Ang Nueva Ecija Pampanga talaga ay makasabay sa mandate. At igit lalo ako nagpapasalamat kasi yung ipinasa ng lingkod ng Diyos, si Pulano ako'y napunta ng Kingdom of Jesus. Wala po kay sa lingkod niya si Apostol Ricardo Di Carillo. At hindi ko nakakalimutan si Pastora Bel. Lahat ng pinasa nila sa akin. Hindi ako naging malapot na ipasa sa KBC at Pampanga. At natutunan ko lahat ang nakita ko sa kanila, lalo na sa lingkod ng Diyos. At nananampalataya ako yung naramdaman ko ngayon na kapangyarihan ng Diyos tuloy-tuloy ito hanggang sa ibang bansa na ating sasakupin. Amen. Amen? Kaya salamat sa Diyos na hindi lang ang Nueva Ecija Pampanga, lahat po tayo ay talagang naramdaman natin ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ako naman ko po talagang hindi nagbabago. At mas matindi pa po talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa lingkod ng Diyos. Talagang lagi naman po niya sa akin sinasabi ng Panginoon yun. Mas matindi pa talaga ang pababa ng kalwalatian ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang lingkod. Kaya lahat ng sasama at susunod sa kanya. Kung ano yung nararanasan niya, kung ano ibibigay ng Diyos sa kanya, ibibigay din po sa atin. Na tunay at totoo na paniniwala at susunod sa kanyang lingkod. Kaya salamat sa Panginoon at tayong lahat ay narito. Sa kanya po ang lahat ng kapurian at kaluwalan. Yun po ang nagpapasalamat ako sa Lord. Akala po nung mga ibang pastor na nakakausap ko sa Nebesia, Pampanga, graduate po ako ng Bible School. Sabi ko, di ako graduate ng Bible School. Ang sabi lang, marami kang alam. Ang di po nila alam, ang lingkod ng Diyos, si Apostol Ricardo Di Carillo, ay matyaga pong nagtuturo. Kahit dalawa lang kayo, isa lang, talagang binibigay po niya yung tabes. Amen? Kaya tayo po ay dapat lagi po tayong dadalo sa mga ganito. Totoo po yun. Noong sa Kamyas, talagang every Friday, nakakadalo po kami. Kaya yun po ang ibabalik namin muli. Pipilitin namin makadalo dito every Friday. Amen? Kasi po, totoo po marami po kaming nalalaman. Marami po ako lumalago po yung pananampalataya ko. Ay na-born again dito sa kingdom ng walang-wala ako noon na ang buhay ko ay talagang walang-wala po, talagang walang pag-asa. Talagang, baga sabihin, mahirap ang buhay ko noon, walang kapupuntahan, walang pakinabang sa isang bagay na ganito. Pero nung ako ay na-train dito sa kingdom, ay nagkaroon na po ako ng pakinabang po sa mga tao po. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Diyos, meron po mga ganitong meeting, mga discipleship katulad po ng lingkod ng Diyos. Kaya po ako, marami na pong natutuhan dahil po sa lingkod ng Diyos. Una sa Panginoong Jesus at ginagamit po niya si Pastor Ricky. Kahit po nga, nung nga po ngayon eh, talagang masarap po magmahal ang lingkod ng Diyos. Nakakabuhay ng paglilingkod. Yun lang po yung aking papuri sa Panginoon. Tuwali po, ayoko po sana tumayo. Pero hindi nyo man ako nakikita dito. Ginagamit ako ng Diyos dahil nakabalik ako sa Panginoon. At ang salita niya ay patuloy kong binabasa. At lahat ng turong ito sa lingkod ng Diyos simula noon, binabantayan ko po ang mga prophecy at nagaganap. At isa pong hamon muli sa akin, bakit ako talagang bumalik, ang sabi ng Diyos, kapag hindi ka tumayo, hindi ka naman tatayo pa. At isa po, totoo po yung prophecy. Noong pa pong Norbertina, noong pa pong Kamyas, ang TV, at ang magkakaroon ng iglesia, na sariling iglesia ay magaganap na. Pinakita na po ng Diyos ko sa akin. Kaya po, alam ko kung paano ako
pinaglalaban ng Diyos at pinaglalaban ng maraming kaluluwa at buhay, pinaglalaban din ng Diyos ang iglesia nito. At tunay, sabi ko nga eh, meron umano sa isip ko na hahanap ako ng ibang iglesia. Pero sabi ng Diyos, siya ang tunay na lingkod na nilagay ko sa iyong harapan. At tunay nga po, siya ang aking ama. Dahil kung ano ang binigay niya sa akin noong pa, tinuro sa akin noong pa, lumalaganap to sa maraming buhay. At tunay sinasabi ko, maraming buhay ang kumalit. At tunay, para sa kaluwalhatian ng Diyos, binigay niya ang strength na to para abutin ang maraming buhay at ang ating pamilya. Lingkod ng Diyos, maraming salamat. Ngayon ko lang sasabihin sa ito, ikaw ang aking amang hindi ko malilimutan noon at kailanman. Sa maaring pamilya, hindi mo rin po kami kinalimutan. Nakikita ko po yun. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko ang iglesia ito na isa rin akong maraming bisyo. Isa rin akong naninigarilyo, umiinom ng alak. At hindi lang alak, kundi nagmariwana din ako. Kaya sa ang iglesia ito ay talagang napakalaki ang utang na loob ko sa iglesia ito, sa mga ginamit niyang lingkod niya. Talagang binago ang buhay ko. Kung hindi ko nakilala ang ating Panginoong Diyos at sa buhay ni Pastor Ricky, wala po ako dito ngayon. Hindi ko po alam kung ano na yung nangyari sa akin at sa aking pamilya. At ngayon, sa pagpunta ko dito, iniisip ko parang simpleng gawain lang ito. Pero hindi pala. Talagang naramdaman ko ang kapangyarihan ng Diyos. At para sinabi ng Panginoon, para narinig ko na sabi niya magpatuloy ka lang kahit na ikaw lang ang mag-isang patuloy na nakikipaglaban sa pamilya mo. Tuloy ka lang kahit na ang kapatid mo nauna sa iyo pero ngayon nawala dahil sa nasa ibang bansa siya. Basta patuloy ko lang, magpalakas ka, sabi ng Panginoon na habang ang lingkod ng Diyos ay nagbibigay ng prophecy, na narinig ko talaga ang tinig ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa lingkod ng Diyos at kay Pastora Banji na patuloy na walang sawang patuloy na ibinabahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yan lang po. Maraming salamat. Sa rin po ako na nagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Fellowship. Simula po nang makilala ko ang iglesia nito na talagang inano sa akin ng Panginoon na bagamat alam kong nadi-disciple, yung pala yung makapagpapabago talaga ng uso sa iyo. Na akala ko ay dahil pinapahiya ka lang, yun ang nangyayari. Pero kasi dun sa pinanggalingan kong church, hindi ka naman talaga sasaktan dun. Pero hindi naman mababago yung buhay mo. At hindi ka lalalim sa pagiging, sa spiritual na pamumuhay mo. At lalo tigit, hindi ka makapaglilingkod sa kanya ng totohanan. Kaya nung ako ay dito nga po sa Kingdom of Jesus Fellowship, maborn again, kasi yun po talaga ang sinabi ko sa Lord. Dahil nung ako ay pinagaling niya, nagkasakit ako, sabi ko maglilingkod ako. At dito po ako tinala talaga ng Panginoon na talagang gagamitin ang buhay ko. Pagamat marami, katulad po ng sinabi ko kanina, maraming disciple, pero yun lang pala ang makapagpapabago sa akin upang maglingkod talaga sa ating Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa Kanya at nakarating ako dito sa Kingdom of Jesus Fellowship sa buhay ng lingkod niya. Kaya maraming pong salamat una sa Panginoon at sa Kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. Magandang hapon po sa ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat una sa Panginoon at pangalawa po
po sa lingkod ng Diyos, Apostolic Carlo de Carillo, at sa lingkod ng Diyos, Pastora Bandy, Pastor Michael, sapagkat nakakilala po ako ng lubos sa Panginoon. Sa pamamagitan po nila na ginamit ng Diyos, ako po ay nakakilala sa Diyos at sa Kingdom of Jesus Fellowship International. Dito niya po ako dinala sa tunay at totoong katuruan. Dahil noon po, ako po ay nasa dating paniniwala, dating yung pong lumang, at yung pong masasabi ko po na dating katuruan, yung pong lumang pinagalingan ko, bagamat sabi ko nga po, ako ay ginagamit din po ako noon, nagtuturo kami bilang katikis, pero hindi po ako nabago. Pero simula po nung ako ay dinala sa Kingdom of Jesus Fellowship International, unti-unti po, nakita ko po at nararamdaman ko na unti-unti binabago po yung dati kong pag-uugali. Una po, katulad po ng mga marami nagpapatotoo, ako rin po ay ano po ako noon? Mabubugnutin, wala po akong kakontentuhan. May bisyo rin po ako, tumataya po ako ng wete. Tumataya ako ng loto. Umaasa po ako sa ibang tao. Hindi po sa Diyos, bagamat ginagamit po ako noon. Pero dahil po, dito po dinala po ako. Nagtataka nga po ako dahil sabi ko nga po bakit naglilingkod na ako noon, bakit dinala na dinala pa niya ako sa Kingdom of Jesus Fellowship International. Ngayon ko po na napag-aralan, ngayon ko po na alaman na talaga po pala kaya ako dinala dito, masigit na akong dadalhin sa pinakamataas na katawagan. At yun nga po, naglilingkod po ako ngayon. Kahit sabi nga po, hindi ko ito pinangarap, pero pinili po ako ng Diyos. Bagamat mayroon po minsan takot, totoo po ang lingkod ng Diyos, sabi niya, ang marami kaya hindi sila tuloy-tuloy dahil natatakot sila. Totoo po yun, inaamin ko po minsan, natatakot ako. Pero kanina po, habang nandito po ka sa harapan, sabi ko po sa Panginoon, Lord, pagpuputihin ko na po, sabi ko po sa Kanya. Pagpuputihin ko, alam ko hindi mo ako pababayaan. Alam ko ikaw ang tutulong sa akin. Yun po ang sinabi ko sa Panginoon. Wala na pong pag-aalinlangan. At habang naglilingkod ako, ikaw naman po ang bahala sa pamilya ko. Kaya sa kanya po ang papuri, sa kanya po ang kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po sa Kanya. Magandang gabi po sa lahat. Ako po, ang nais ko po i-share sa inyo yung po, hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon. Bali, ako po ay mas matagal po aming tinirahan sa Maynila. So, naging ugali ko yung ugaling Maynila na, di ba po pag sinabing Maynila, medyo maano po yung pagsasalita. Siguro kahit sa anumang lugar eh. Kaya na mas na-apply ko po, na-adapt ko po yung ugaling Maynila, suplada. Suplada, na in a sense, yung talaga pong yung pag namimili ako ng kaibigan, mas gusto ko pong kaibiganin ang mga mayayaman. Opo, lalo na po nang tumuntong po ako ng high school at college, talaga pong mayayaman po ang aking kaibigan. Tapos po, pag po may nakikita akong mahirap, yung pag may pandiniri. Tapos pag pupunta ako sa mga bahay-bahay, lalo na po ang mga baso o mga ano, may mga marurumi, so nandun po yung pandiniri ko sa kanila. Tapos saglit lang po ako doon. Tapos yung ugali ko pa po doon na nakikipagparkada ako, pero hindi ko po natikman yung mga masamang tisyo. Bali, inom lang po at saka yung sigarilyo. Tapos yung one time na first time na uminom ako, ang nangyari po sa akin, namaga lahat yung katawan ko. Namaga! Mula ulo, katalapakan. Talagang, as in, talagang magang-maga. Kaya sabi ko sa, Lord, sabi ko, marunong na akong tumawag sa Panginoon. Sabi ko, Lord, this is my first and last na pag-inom. Kasi hindi ko nagagawin at hindi ko nauulitin. So, yung po sinabi ko na yun, talaga pong ginawa ko, hindi ako uminom, hindi na po ako nanigarilyo. Kaya lang po, talagang nandun na po ako sa time na
kung saan saan ako nakikipagbarkada, outing, kahit ng klase, so ganun. So buo na nakilala ko po ang Panginoon, unti-unti na binago ang buhay ko. Na naging laman ako ng mga sayawan. Kilala po ako, kung mapupunta po kayo, buhat pa po doon sa sinasabi nilang floodway, hanggang Kadulu-Dulu, hanggang bayan, nakilala po ang Suba Sister. So laman po ako ng sayawan. Pero unti-unti po inalis ng Diyos yun. Kay ando po pala kapag nasa Panginoon ka na, yung totoong tinanggap mo ang Diyos, unti-unting inaalis ng Diyos yung iyong, kumbaga sa sigarilyo, yung panlasa. Nawala yung aking gustong-gusto sa sayawan. Sabi nga, totoo po, totoo kong naniwala po ko dun sa, na makikita mo raw at makikita mo na raw ang sarili mo kapag nahalubilo ka sa marami, naiiba ka na pala. So iba, sila nagsasalita pa po ng medyo kabastusan, nagmumura. Ako talagang mura, lahat yata ng mura, minura, talagang nasabi ko na eh. Kasi pag ako nagmura mula unong gatala, kaya po one time talaga po yung buhay ko, talagang inano na po ng fraternity. Na kasi ang aking pagtingin, yung pag ako tumingin sa isang tao, bawi ka agad. Eh, hindi pala maganda yun. Yung, tas bigla kang gaganon. Yung pala hindi nagustuhan ng isang fraternity sa FEU. So one day, pinagplanuhan po pala ang buhay ko. Naihulog ako sa 7th floor. Ah, 12th floor. 12th floor, ihulog ako. Kaya pala yung isang araw, nakita ko po yung mga tao, yung mga lalaki nakaikot sa terrace. Ako po nakaupo lang ako ganun. Biglang tumakoy po yung barkada ko na magpaalam ka na sa kaibigan mo. Huling araw niya na yun. Takbo yung kapatid ko, yung kaklasmate ko. Uli-uli, parang ganun. Yung po pala, ihulog po pala ako sa ano, sa 12th floor. So sabi ko, Panginoon, hiningi ko po ang pagbabago. Pati yung way na aking tingin, na patitingin ako talaga, tinititig ako na with a smile. Kasi dati gagano'n ako. Hirap pa. Tapos may taas bang kilay pa na ano. So yun, unti-unti binago ng Diyos at hanggang ngayon. Kaya po, dinako po kami sa Kingdom of Jesus. Marami ka sa'yo itutuwid. Mula ka personal ng buhay hanggang sa spiritual mo, itutuwid pala ng ibinigay sa amin lingkod ng Diyos. At salamat sa Kingdom of Jesus, sa ating spiritual father na si Pastor Ricky. Salamat sa pagtutuwid. Kasi na-realize ko na hindi lang pala importante yung pagdalo. Kailangan din pala, ang pagdalo mo, kailangan may application din. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon at salamat din po nakatagpo ako ng isang church na kung saan tama po yung kanyang turo, yung supportive counseling. Na yung pangangailangan mo, spiritual, emotional, financial, talaga pong ibinigay po talaga ng church na ito. No? Pati po lahat, dahil po doon sa anak kong na-aksidente, nakita ko po yung malasakit at pagmamahal ng lingkod ng Diyos. Na updated po niya tinatanong ko ano na ang aking problem, yung aking sa pag-aksidente ng anak ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil ibinigay po niya si Pastor Ricky, ang ating spiritual father, sa aming pamilya. Dahil hindi lamang po aayusin o yung aming spiritual, pati pala sa family personal, talagang pinapasok na rin po ng ating lingkod ng Diyos. Kaya salamat po sa Kingdom, salamat po sa araw na ito kasi hindi po nasayang ang hindi ko pagsama. Kasi po sabi ko po kay Pasora, kasama pa ba ako? Kasi nga po ayoko nga umalis ng bahay. Ikaw! Pero andun po yung puso ko, sasama ko kasi yung pala, mas malalim na po pala ang tinutulong dito. Kaya salamat po sa Panginoon.